ni Zodiac ay bawang gabay lamang, nasa sa atin pa rin po ang kapangyarihan upang mapaganda ang ating buhay. Huwag po kalimutang tumawag sa Oh My Kapal. Kaya naman, samahan niyo ako upang ating tuklasin ang swerte kapalar ng mga Chinese Zodiac ngayong 2020 Year of the Metal Rat Part 2. Bago po tayo ay magsimula, huwag po kalimutang mag-subscribe kung nais naman po ninyo ng mas malaliman pang pagtalakay sa mga kwento at bagay-bagay, ay mag-subscribe din po sa isa ko pang channel, ang Karunungan at ang Impormasyon channel. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Ang taong 2020 ay Year of the Metal Rat. Kung ikaw ay ipinanganak ng mga taong 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, at ang mga ipanganganak pa ng 2026, kayo ay nabibilang sa Year of the Horse. Ang mga kalalakihang ipinanganak sa panahon ng kabayo ay kadalasang pinahahalagahan ang kalayaan. Importante sa kanila na hindi sila minamanduhan. Sila ay mapagbigay at mapagbiro. Sila ay matulungin. Isa sa kanilang kahinaan ay may pagkaisip bata. Kadalasan sila ay mataas ang kumpiyansa sa sarili. Kaya naman kadalasan sila ay napagkakamala ng mga mayaman. Samantalang ang mga kababaihan naman ay pinanganak sa panahon ng kabayo ay kadalasang kaakit-akit at tila ba napakaganda ng kanilang mga aura. Sila ay kadalasang mahinihin, ngunit maaari rin silang maging wild sa ilang mga sitwasyon. Sila yung tipong tao na kung hindi kanya gusto ay siguradong malalaman mo dahil sasabihin niya ito sa iyo. Ang mga Zodiac na madaling makasundo ng mga taong ipinanganak sa panahon ng kabayo ay ang mga taong ipinanganak ng Year of the Goat, Year of the Tiger, at Year of the Dog. Samantalang binabalaan naman na mag-ingat sa hindi pagkakaunawahan sa mga taong ipinanganak ng panahon ng Year of the Rat, Year of the Ox, at ang kapareho nilang Year of the Horse. Trabaho. Pinapayuhan na pag-ingatan ang lugar ng pagtatrabahuan dahil magiging mainitin ang ulo ng mga taong iyong makakahalubilo. Dahil doon ay dapat pakaingatan din ang iyong mood. Huwag hayaang makaapekto sa iyo ang mga pangyayari sa iyong trabaho. Pinapayuhan na habaan ang pasensya at maging mahinahon upang maiwasan ang argumento. Isa pa sa mahigpit na ipinapayo ay ang pagpirma o pagpasok sa mga kontrata na hindi ka sigurado. Ito ay upang makaiwas sa hindi maganda, hindi pagkakaunawaan, kalusugan. Hindi naman magiging masama ang kalusugan ng mga taong ipinanganak sa panahon ng kabayo ngayong panahon ng daga. Ngunit hindi rin ito magiging masyadong maganda, lalo na kung ikaw ay hindi pinahahalagahan ang iyong kalusugan. Ang mga taong ipinanganak sa panahon ng kabayo ay kadalasang natural na maganda ang pangangatawan. Kaya naman hindi rin nila masyadong iniisip ang kanilang kalusugan. At dahil nga makaaapekto ang trabaho sa iyong pang-araw-araw na buhay, ito ay magiging dahilan ng pangangailangan ng dobleng sikap ngayong 2020. Ikaw ay magiging malapit din sa sakit. Pinapayuhan na sa oras na may nararamdamang hindi maganda ay kumonsulta agad upang maiwasan ang mas malalang mga sakit. Relasyon. Sa panahon ng daga ay hindi magiging mayabong ang love life ng mga taong ipinanganak sa panahon ng kabayo. Kung ikaw ay binata at dalaga, ay hindi ngayong taong 2020 mo makikita ang ngayong forever. Iwasan ang maging palaw-isip dahil hindi ito makatutulog. Habaan pa ang pasensya dahil hindi ngayong 2020 makikita ang iyong forever. Kung kayo naman ay may asawa at pinapayuhan na pagsikapang mapanatili ang init ng inyong pagsasama, iwasang maging nagger o pikon dahil wala itong madudulot na maganda sa iyong pagsasama. Iwasan din ang masyadong pagiging seloso at silosa. Ang tiwala ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagsasama. Pananalapi. Ngayong 2020 ay hindi magiging madali ang pagpasok ng pera sa mga taong ipinanganak sa panahon ng kabayo. Pinapayuhan na sila ay magdoble o tripling sikap upang kahit papaano ay mahabol sa aspeto ng pananalapi. Pinapayuhan din na magtipid upang hindi maubusan sa oras ng pangangailangan. Sa pangkalahatan ay hindi magiging kasing ganda ng taon kung ikukumpara sa ibang naunang mga Zodiac ang panahon ng kabayo ngayong 2020. Ang lahat naman ito ay mairaraos sa ulo ng pamilya, kaibigan at maging mahal sa buhay. Year of the Goat. Kung ikaw ay pinanganak sa mga taong 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, at 2015, ikaw ay kabilang sa panahon ng Goat
o yung tinatawag din nila na Year of the Sheep. Ang mga kalalakihang ipinanganak sa taon ng kambing ay kadalasang talaga namang matatawag na gentleman. Napakahalaga sa kanila ng pamilya, ang puso nila ay malambot, sila ay mauwain at talaga namang mature kung mag-isip. Isa sa pinakamagandang kalidad ng mga kalalakihang ito ay ang kanilang pagiging taus-puso matulungin. Ngunit sa isang banda naman, madalas na sila ay medyo negatibo ang pananaw sa buhay, itinatago nila ang kanilang pagiging negative sa pamamagitan ng pagpapatawa. Samantalang ang mga kababaihan naman na ipinanganak sa panahon ng kambing ay kadalasang maaasahan, magaling silang makinig, magaling silang makisama, isa sila sa pinakamagaling rumisulba ng problema. Ngunit sa kabilang banda, sila yung tipong insecure at palagi ang nag-iisip. Ang mga tao na madaling makasusundo ng mga taong ipinanganak sa panahon ng kambing ay ang mga taong ipinanganak sa panahon ng horse, pig, at ang rabbit. Pinapayuhan naman na iwasan na hindi pagkakaunawaan sa mga taong ipinanganak sa taon ng Year of the Ox, Rat, at Year of the Dog. Traba! Ngayong 2020 ay talaga namang magiging maganda ang hatid sa iyo ng taon, lalong-lalo na sa aspeto ng trabaho. Maaaring tumaas ang posisyon o ma-promote dahil na rin sa iyong pagsisikap. Ang mga taong nagtatrabaho sa komisyon o yung mga ahente ay talaga namang aani ng maganda 2020. Para naman sa mga naghahanap pa lang ng trabaho ay samantalahin ang taong ito dahil malamang ngayong 2020 ay makakakita na ng hanap buhay. Pinapayuhan lamang na huwag maging mapiling sa mga iaalok na trabaho. Ito ay ikinukonsidera pa rin isang malaking biyaya. Kalusugan. Kung inyong swerte sa trabaho ay talaga namang napakaganda, pinapayuhan naman na mag-ingat sa iyong kalusugan. Ang iyong immune system ngayong 2020 ay talaga namang mababa. Ang simpleng ubo at sipon ay maaaring lumala kung ito ay hindi lulunasan kaagad. Pinapayuhan na kumain ng masusustansyang pagkain at higit sa lahat ay huwag kalimutang magpahinga. Lalo na at ikaw ay malamang na magiging sub-sub sa trabaho, lalo na ngayong ikaw ay na-promote o yung tipong nakahanap ka na yung trabaho. Paminsan-minsan ay mag-unwind naman para ma-relax ang isip. Makakatulong ito sa iyong kalusugan. Relasyon. Ngayong 2020 para sa mga binata at dalaga ay hindi masyadong magiging exciting. Malamang na hindi ngayong panahon ng daga makikilala ang iyong inaasam na forever. Pinapayuhan na mas habaan pa ang iyong pasensya. Para naman sa mga may mga sinisinta o yung may mga asawa, ngayong taon ang panahon upang mas pagtibayin pa ang iyong relasyon at pagsasama. Wala namang banta o yung third party na nakaamba. Ngunit mas mainam pa rin na kung sa panahon na ito man ay dumating, ay matibay na ang inyong pundasyon sa pagsasama. Pananalapi. At dahil nga malamang na ma-promote at makahanap ng trabaho, ang biyaya ay bubuo sa iyo ngayong 2020. Huwag nga lamang kalimutan na mag-impok para sa darating na panahon. Huwag ding maging pabaya upang mas lalo pang bumuhos ang biyaya. Sa pangkalahatan, ang taon ng taong ipinanganak ng panahon ng taon goat or sheep ay maaaring balanse, mahigpit na ipinapayo na pakaingatan ang iyong kalusugan upang huwag masayang ang biyaya at salapit na iyong pinaghirap. Year of the Monkey. Kung ikaw ay pinanganak sa mga taong 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, at 2016, ikaw ay kabilang sa zodiac ng monkey. Ang mga kalalakihang ipinanganak sa panahon ng bukoy ay kadalasang masayahin at responsable. Magaling silang magpatawa, kaya naman sila ay mag-aang ng mga kasama. Subalit sila ay may pagkamatigas ang ulo at paminsan pa ay may pagkaisip bata. Mahaba naman ang kanilang pasensya at madaling magpatawad. Ang mga dilag naman na ipinanganak sa Year of the Monkey ay kadalasang magaling makihalubilo. Sila ay may mga natural na ganda, mataas ang kanilang standards sa mga bagay-bagay. Sila ay natural na matalino at talaga namang mapagmahal. Sila rin ay maawain. Ngunit paminsan ay nasusobrahan ang kanilang bilib sa sarili. Kaya naman sila ay napagkakamal ang isang mayaman. Madaling makasundo ng mga taong ipinanganak sa panahon ng unggoy ang mga taong ipinanganak sa panahon ng ahas, rat, at ng dragon. Samantalang iwasan ang hindi pagkakaunawaan sa mga taong ipinanganak sa panahon ng tiger at pig. Trabaho. Hindi masyadong magiging maganda ang timpla ng iyong trabaho ngayong 2020. Kinakailangan magsikap ng maigi upang makasabay sa mga katrabaho. Isa sa magiging maaaring hadlang sa iyo ay ang pagiging mainitin ng ulo. Pinapayuhan na panatilihin ang mabuting communication
komunikasyon sa iyong mga katrabaho at tesor upang maiwasan ang mapag-initan at makaapekto sa iyong performance sa iyong trabaho, kalusugan. Ngayong 2020 ay maganda ang magiging pasok ng kalusugan para sa mga Year of the Monkey. Natural na aktibo ang mga taong ipinanganak sa panahon ng unggoy. Kaya naman sila ay kadalasang maganda naman ang pangangatawan. Ang isang aspeto ay pinapayong pagtuunan ng pansin ay ang aspeto ng pagdating sa iyong mood. Iwasan ang mapikon at madalas na pagiging magalitin. Ito ay isa sa makaapekto sa iyo at sa iyong kalusugan. Kung ikaw ay magkakasakit man, ito ay hindi malala at malamang dala lamang na pabago-bago ang panahon. Ang buwan na bubuhos ang biyaya ay ang mga buwan ng March, June at November, samantalang pinapayuhan na magdoble ang sikap sa mga buwan ng January, February, May, August, September at maging ang December. Relasyon. Isang magandang taon ang 2020 para sa mga ipinanganak sa panahon ng unggoy. Dadating ang pagkakataon upang makita mo na ang iyong forever. Ngayong 2020 ay malamang may pag-ibig na sisibok para sa iyo. Sa buhay, may katipan naman o may asawa ay mag-e-enjoy sa inyong love life ngayong 2020. Mas lalong magiging mapagmahal at maaruga ang iyong mga kapareha. Ngunit piliti na huwag lamang tumangga sa halip at ibalik din ang pagmamahal na ito upang mas tumibay pa ang iyong pagsasama. Pananalabi. Dahil nga napakaraming hadlang sa iyong mga ginagawa ay malamang nababagal din ang pasok sa iyo ng biyaya. Ang mga plano ay hindi agad-agad na matutupad, ngunit sa sikap at tiyaga ay malamang na malampasan din ito. Kaya naman pinapayuhan na habaan ang pasensya upang ang 2020 ay lumagpas maayos. Sa pangkalahatan, hindi naman lahat ng aspeto sa 2020 ay masama. Pinapayuhan na mag-focus, balansihin ang trabaho, kalusugan at pahinga. Habaan ang pasensya at maging dobleng sikap ngayong taon ng daga. Year of the Roost. Kung ikaw ay pinanganak sa mga taong 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, at ng 2017, ikaw ay nabibilang sa Year of the Rooster. Ang mga kalalakihan ay pinanganak sa panahon ng pulang manok ay kadalasang masayahin, ngunit paminsan naman ay emosyonal. Sila ay matulungin, hindi sila basta-basta nagdidesisyon. Lahat ito ay iniisip nilang mabuti, kanilang inuuna ang kahahantungan bago ano paman sila ay masinop sa pera. Samantalang ang mga kababaihan naman ay simple kung titingnan, ngunit sila ay maalalahanin, maunawain at higit sa lahat ay mababa ang kalooban. Isa sa mga kanilang katangian ay ang responsable. Maayos sila sa mga bagay, ngunit ang ayaw nila sa lahat ay yung mamanduhan sila kung ano ang dapat nila gawin. Ang pinakakasundo ng isang tandang ay ang mga zodiac na ipinanganak sa panahon ng dragon, snake at ang ox. Iwasan naman ang komplikasyon sa mga taong ipinanganak ng panahon ng Year of the Rabbit, Dog at Maging ng Rooster. Trabaho. Magandang balita ang hatid sa iyo ngayon ng taong 2020 dahil ang mga tamang desisyon na iyong gagawin ngayong taon ay bubuhos ang pagkakataon upang mapatunayan mo ang iyong sarili sa mga taong nakapaligid sa iyo. Malamang na ma-promote ngayong taon o mabigyan ng bonus. Ngunit pinapayuhan ng mga taong ipinanganak sa panahon ng Rooster na huwag masyadong maging balat sibuyas sa mga reaksyon at maririnig sa iyong paligid. Kalusugan. Kung ng taong 2020 ay hindi masyadong naging maganda ang lagay ng iyong kalusugan para sa mga taong pinanganak ng panahon, tanda, ngayong 2020 ay madadala pa rin ito. Mahigpit na ipinapayo na kumain ng masustansyang pagkain, sapat na pahinga at higit sa lahat ay huwag masyadong mag-isip ng mga bagay-bagay na hindi naman alam kung talagang mangyayari. Ang labis-labis na pag-iisip ay hindi nakabubuti sa ating kalusugan. Maghanap ng pagkakaabalahan o di naman kaya ay mag-unwind para naman maiba ang ihip ng hangin para sa iyo. Relasyon. Ngayong 2020 ay isang magandang panahon para sa inyong mga taong ipinanganak sa panahon. Tanda, para sa mga dalaga at binata ay malamang makikita nyo na ang iyong forever. Napakaraming oportunidad na sa inyo ay lalapit upang kilalanin ang tao na sa inyo ay magpapasaya. Pinapayuhan na mamili ng tama upang magtagal ang inyong relasyon. Para naman sa may mga katipan at asawa ay pinapayuhan na pakaingatan ang inyong relasyon ngayong 2020 dahil may mga nakaambang tukso na sa inyong relasyon ay susubo. Panatilihin ang init ng inyong pagsasama at huwag hayaan na iba ang
mo sa inyong pagkukulang. Ang mga buwan na ang swerte ay bubuhos ay ang mga buwan ng January, April, June, August at December. Samantalang pakaingatan naman ang hindi pagkakaunawaan sa mga buwan ng February, May, September at maging October. Pananalapi, isa sa napakagandang kapalaran na nag-aabang para sa inyong mga tandang ay ang pananalapi. At dahil nga nagbunga na ang inyong pagsisikap at pagtsatsaga sa inyong trabaho, ay talaga naman magiging masagana ang inyong buong 2020. Pinapayuhan lamang pagtatabi para sa susunod pang panahon. Sa pangkalahatan ay napakaganda ang magiging taon ng mga taong ipinanganak sa panahon ng tandang. Ngunit kinakailangan na pagtuunan ng pansin ang inyong kalusugan dahil lahat ng pagsisika ay mababaliwala kung ito ay ibabayad lamang sa ospital. Balansing pagkain at sapat na pahinga ang susi sa mabuting kalusugan. Year of the Dog. Kung ikaw ay ipinanganak sa mga taon ng 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, at ng 2018, kayo ay nabibilang sa panahon ng dog. Ang mga kalalakihang ipinanganak sa taon ng aso ay kadalasan namang totoo at sasabihin nito kung ano ang kanyang nararamdaman. Sila ay handang ipaglaban ang kanilang pinaniniwalaan, matulungin sila at talaga namang importante sa kanila, kanilang pamilya. Isa sa kanilang kalidad ay ang kanilang pagiging matigas ang ulo. Ngunit sila naman ay handang makinig. Ang mga kababaihan naman na ipinanganak sa Year of the Dog ay kadalasang maingat sa lahat ng kanilang gagawin at sasabihin. At kung hindi kanila gusto ay talaga namang sasabihin niya iyon sa iyo. Sila ay ang tipo ng mga independent na klase ng babae. Mahilig sila na lumabas at maglakbay. Hindi uso sa mga dilag na ito ang basta-basta na lamang sumusuko sa kahit na anumang laban ng kanilang kaharapin. Isa sa kanilang nais ay ang stable na klase ng buhay. Ang mga zodiac na kanilang madaling makasusundo ay ang mga taong pinanganak sa taon ng rabbit, tiger at maging ang horse. Iwasan naman ang komplikasyon at hindi pagkakaintindihan sa mga taong ipinanganak ng mga panahon ng dragon, ox at maging ang goat. Trabaho. Ang hatid sa inyo ng taon ng daga ay ang pag-unlad at pagbabago. Ngunit ngayon ay magbubunga na ang iyong sikap at tiyaga ng taong 2019. Sa mga nais magnegosyo ay ngayon ang panahon upang ito ay subukan. Ngunit pinapayuhang piliin ang mga taong sasamahan. Hindi lahat ng taong nakaanti sa iyong harapan ay isang kaibigan. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon at mga kontratang pipirmahan, lalo na ngayong 2020. Ito ay upang maiwasan ang hindi magandang pangyayari sa negosyo o sa loob ng pinagtatrabahuan. Ang mga buwan na ang biyaya ay talaga namang sagana ay ang mga buwan ng February, May, July, August, September at maging ang November. Ingatan naman at magdobling sikap sa mga buwan ng October at December. Kalusugan. Isa ang Year of the Dog na makakatanggap ng magandang biyaya pagdating sa kalusugan. Samahan pa ito ng tamang pagkain at ehersisyo ay siguradong walang kahit na anumang magiging problema sa kalusugan. Huwag kalimutang balansihin ang mga bagay-bagay sa buhay. Isa dito ay ang pahinga, pinapayuhang mag-aliw-aliw upang maibsa naman ang iyong pag-iisip. Relasyon. Tila napakaswerte ng mga taong ipinanganak sa panahon ng aso pagdating sa pananalapi at kanilang kalusugan. Ngayong 2020 ay bibiyayaan din sila ng maayos na pagkakataon upang makilala ang kanilang posibleng forever. Isa sa iyong malapit na kaibigan o yung kakilala ang siyang magiging tadhana at iyong posibleng forever. Para naman sa may mga asawa at katipan, ang 2020 naman ay magbibigay ng mas maalam na pagmamahalan sa iyong mga kapareha. Magiging mapayapa ang inyong pagsasama sa buong taon ng 2020. Walang kahit na anumang nakaambang mga tukso na sa inyo ay maaaring sumira. Pananalapi. At dahil nga sa impluwensya ng daga sa Chinese zodiac, ang mga taong ipinanganak sa panahon ng aso ay talaga namang bubuhos ang biyaya. Maging ito man ay sa aspeto ng pananalapi o pag-ibig, hindi kinakailangang pumuwersa ng sobra upang makamit lamang yung inaasam-asam. Ngayong 2020 ay tutulungan ka ng panahon ng daga. Sa pangkalahatan ay talaga namang isa sa pinagpala ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng zodiac na aso. Ito ay sa kahit ng anong aspeto ng kanilang buhay. Ngunit kayo ay pinapayuhan na huwag makalimot, mag-impok, magtabi para sa kinabukasan. Iwasan ang sobrang stress at pag-iisip, hindi ito makapabuti sa iyong kalusugan. Year of the Pig. Kung ikaw naman ay pinanganak sa mga taong
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, at 2019. Ikaw ay nabibilang sa Year of the Pig. Ang mga kalalakihang ipinanganak sa panahon ito ay kadalasang marahan at sila ay talaga namang malambing. Sila ay focus sa kanilang mga gustong gawin at makamit. Hindi man sila magaling humawak ng pera, sila naman ay magaling kitain ito. Hindi mainitin ang ulo ng mga kalalakihang ito. Sa totoo lamang, sila ay madaling magtiwala sa mga tao. Kadalasang sila ay tahimik lamang at nag-oobserba. Kilala rin sila dahil sa galing nilang magsalita at sila ay likas na matalino. Ang mga dilag naman na ipinanganak sa Year of the Pig ay kadalasang puno ng sorpresa. Mahilig sila sa mga pagtitipon. Napakadaling pakisamahan ng mga dilag na ito, kaya naman marami ang nagtitiwala sa kanila. Sila ay may taglay na natural na pang-akit sa pera. Sila ay panlakaibigan at maunawain. Malinis sila sa kanilang tahanan. Nais nila maging maayos ang lahat. Mahilig sila sa mga bata. Ngunit sa kabilang banda naman, sila ay madaling magtiwala. Kaya naman madalas na sila ay nabibigo. Ang mga zodiac na madali nilang nakasusundo ay mga taong ipinanganak ng panahon ng tiger, rabbit, at maging ang goat. Iwasan naman ang hindi pagkakaintindihan sa mga taong ipinanganak sa panahon ng snake at maging ng monkey. Trabaho. Isa sa swerte ngayong 2020 ay mga taong ipinanganak sa taon ng pig, maging ito man ay sa aspeto ng trabaho. Sa mga may trabaho ay may magandang balita dahil malamang ngayong taon ay makakuha ng inaasam-asam na promosyon. Sa mga naghahanap naman ng trabaho ay malamang ngayong 2020 ay magbubunga na ang iyong pagsisika dahil sa wakas ay matatanggap na rin. Siguraduhin na ang kukunin lamang ay yung kakayanin ng iyong kakayahan. Sa unang buwan ay susubukin ang iyong pasensya, ngunit pasasaan ba at makukuha rin ang inaasam-asam sa tiyaga at pasensya. Ang pinakamainam na buwan para sa mga taong ipinanganak sa Year of the Pig ay ang February, June, September at maging ang December. Samantalang habaan ang pasensya at magsumikap sa panahon ng January, March, April, August, October at maging ang November. Kalusugan. Natural na maganda ang pangangatawa ng mga taong ipinanganak sa panahon ng baboy. Ngunit ngayong 2020 ay pinapayuhan na pakaingatan ng kalusugan, partikular sa panuna at pag-ihi. Piliin din ang mga lugar na nakakainan at produktong bibilhin. Nakaamba ang food poisoning sa iyo ngayong taon. Pinapayuhan na mag-ehersisyo at kumain ng sustansya upang maiwasan ang hindi kanais-nais na mga sakit. Relasyon. Sa lahat ng Chinese zodiac, ang mga taong ipinanganak sa panahon ng baboy ay tinuturing na pinakaswerte sa lahat. Nasa iyo ang oportunidad ng pagkakaroon ng bagong mga makikilala at bagong romansa. At malamang na ngayong 2020 ay ang panahon na makikilala na sa wakas ang taong makapagpapaligaya sa iyo. Para naman sa may mga asawa at katipan, ngayong taon ay isa sa pinakamagandang panahon upang pagyabungin pa ang iyong pagmamahalan. Ngayong taon din ay ang pinakamainam na panahon upang kayo ay magpakasal. Walang kahit na anumang tukso o problema sa relasyon ang nakaamba. Huwag lamang kalimutan na ang komunikasyon ay importante sa pagsasama ng matiwasay. Pananalapi. Kung noong 2019 ay medyo nahirapan ka at nasubok ang iyong swerte sa pananalapi, ay magbabago naman ito ngayon. 2020. Gaganda ang kalidad ng pamumuhay dahil sa biyayang dala ng Year of the Rat. Huwag lamang kalimutan na mag-impok upang may mahugot sa hinaharap. Sa pangkalahatan, isa ang mga taong ipinanganak sa Year of the Pig. Sa mga taong maganda ang hinaharap ngayong 2020. Ngunit pagtuunang mabuti ang kalusugan dahil ika nga nila, bawal ang kasakit. At iyan ang swerte at kapalaran ng mga Chinese zodiac ngayong 2020. Year of the Metal Rat Part 2. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito pa rin po sa Tinagalog. At sa inyo po, maraming salamat.